Isa ka ba sa mga mahilig magbasa ng comics? Alam mo ba kung sino ang nagsulat ng comics na ito? Baka isa sa mga binabasa mong comics ay isinulat ni Mars Revello. Bago natin alamin ang lahat ng yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong uploads. Si Marshall Custodio Revello o mas kilala bilang Mars Revello ay inanganak noong October 9, 1916, sa Tanza, Cavite, noong sinakop pa ng Amerika ang Pilipinas. Nagsimula si Revello bilang isang cartoonist, pagkatapos ay bilang isang manunulat, at kalaunan bilang editor-in-chief para sa dalawang publication house at para sa ilang kumpanya ng pelikula. Kabilang sa iba pang likha ni Revello ay ang Rita, Buhay Pilipino, Captain Barbell, Plastic Man, Bonjing at ang sirena na si Jezebel. Sa kanyang mga sinulat, hindi niya iniwasan ang mga bawal na isyu tulad ng incest, child abuse at homosexuality. Gumawa siya ng mga graphic novel tulad ng Hiwaga, Maruha, Roberta at Jack and Jill. Nang maglaon ay nagtatag siya ng sarili niyang kumpanya, ang RAR. Si Mars Revello ay isa sa pinakamatagumpay na Filipino comic artist. Siya ang lumikha ng sikat na superheroine na si Darna, at ang pinakamataas na bayad na comic artist sa kanyang panahon. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, napagtanto ni Revello na ang mga Pilipino ay nangangailangan ng isang superhero. Nilikha niya ang heroic superheroine na Vargas sa Bulaklak Magazine noong 1947. Iniwan ni Revello ang magazine makalipas ang 2 taon, at kinailangan niyang iwan ang kanyang karakter. Kaya, sa pagsali sa Filipino Comics noong 1949, muling itinayo niya ang Vargas sa Darna. Hindi nagtagal ay lumabas ang karakter sa Kenkoy Liwayway at Champion Comics at kalaunan ay nakakuha ng sariling titulo pati na rin ang serye ng mga adaptation sa pelikula at TV. Gumawa rin siya ng drama tungkol sa isang batang ulila na nagngangalang Roberta para sa Sampaguita Pictures. Sinulat ni Revello ang movie adaptation ng Basahang Ginto ni Alicia Verhel. Kaya naman, si Mars Revello ay kinilala bilang King of Philippine Comics. Namatay si Mars Revello noong September 12, 1988 dahil sa atake sa puso. Sa mahigit 200 na comics na gawa ni Mars Revello, 170 dito ay ginawang adaptasyon sa pelikula. Narito ang ilan sa mga sumusunod na mga comics ni Mars Revello na ginawang pelikula, Vargo noong 1947, Darna na unang pinalabas noong 1950 na pinakasikat hanggang sa ngayon, Jezebel noong 1952, Inspirasyon noong 1953, Three Sisters noong 1954, Hootsie Kootsie noong 1954, Baby Bubot noong 1958, Anak ni Jezebel noong 1963, Darna at ang Babaeng Tuod noong 1964, Magic Guitar noong 1966, Ako'y Tao May Dugo at Laman noong 1968, Alipin ang Busabos noong 1968, Gorgonia noong 1977 at marami pang iba. Maliban sa tinagurian siyang King of Philippine Comics, ang kontribusyon ni Mars Revello sa industriya ay kinilala ng marami noong 1984 kung kaya, ginawaran siya ng Comics Operation Brotherhood ng Life Achievement Award kasama ang mga kilalang personalidad na sina Tony Velasquez, Francisco V. Cutching, Jose Zabala Santos, Larry Alcala, Francisco Reyes, at J.M. Perez. Dahil sa di matatawarang kontribusyon ni Mars Revello sa industriya, naging inspirasyon din ito ng mga bagong comics artist sa Pilipinas. Ilan sa kanila ay sina Jerry Alanguilan, Manuel B. Singh, Fred Carillo, Steve Gunn, Luna Brothers, Jerome O. Peña, Wilson Tortosa, Harvey Tolibao at marami pang iba. Ang comics ay isang mahalagang bahagi ng matagumpay na pag-unawa at isang mahalagang kasanayan sa buhay para sa lahat ng maliliit na bata na paunlarin.
Maaaring pataasin ng mga comics na libro ang pag-iisip sa mga bata sa pamamagitan ng paghikayat sa kanila na magbasa sa pagitan ng mga linya at mag-isip ng kahulugan mula sa mga larawan. Kasabay nito, ang comics ang naging pangunahing paraan ng pagpapalaganap ng wikang pambansa, ang Filipino, na nakabatay sa iisang dialekto, ang Tagalog. Halos lahat ng comics ay nakasulat sa Tagalog. Ang comics ay may malawak na impluwensya sa Pilipinas na likas na ginagamit ito sa pagtuturo o pagpapalaganap.